Afternoon, everyone. Hey, Jerry Ann, naririnig mo ako? Can you please type kung okay ang audio ko? Hello to Jerry Ann, Anna Joy, Sophia. Habol yung iba. Taantayin natin sila, ha? Can you hear me? Naririnig niyo ako? Yes, good afternoon to, good afternoon to Anna Joy and to Joshua. Good afternoon, Sophia. Can someone please tell me kung naririnig niyo ba ako ng maayos? Hello din kay Tricia, kay Dance Real, hello. Ano yung yes po? Yes po, naririnig ako ng maayos. Mahina, malakas, okay lang. Okay, thank you for telling me na naririnig ako ng maayos. Let's just wait for others, okay? Anyway, our lecture naman is a bit short. This is a summary of our module 3 and our last lecture para next week. Aga-antay na lang ako na mag-comply kayo ng lahat-lahat ng mga kulang pa. So, hindi na ako magdadagdag ng another requirement, but magkakaroon tayo ng last exam. Post-test natin para sa module 3. Antayin natin yung iba hanggang 4:10, ha? Pag 4:10, kahit kayo lang, we'll start with our lecture. So, kumusta naman kayo? Hello to Kim. Hello to Charmy. So how are you, class? How are you doing with your modules? Sa subject ko at sa ibang subject. Is everything going okay? Message nyo yung iba, ha? Kahit na kamo, even when they are working, they can just put their cell phones in the pocket. They can just listen sa boses. Pwede naman kahit na walang visuals. Basta marinig lang nila yung explanation, and then they can type their names para meron silang 20 points quiz para sa module 3. Hello then, good afternoon kay Maureen. So how are you, class? Wala pang sumasagot. Kumusta ang inyong pag-aaral? Ay, ang lalim. Kumusta ng pag-aaral? Kumusta ang inyong pag-module? The end of the semester is June 27. And after that, bakasyon kayo. Ang enrollment natin will be towards the end of August. Ang start ng classes natin ay September 5 ba yun? Parang September 5. Jerry Ann, tiring month
Oh, ma'am, super. Oh, ganon. Struggle lang sa net. Oh. Ilang, tsagaan nyo na lang, konting-konting kimbot na lang. Matatapos na yung semester. Tsaka ano, galingan nyo mag-comply para wala na mga IPs, para ma-enjoy nyo yung bakasyon na. Ano na lang, isang linggo na lang. Kayang-kaya yan. Adya, fighting! Honestly, tambak pa. Super daming activities. Sige lang, kaya nga yan eh. Kaya nga tayo, hindi naman masyado madami yung activities natin. But last one exam na talaga. Last one na lang. After nitong lecture na to, yung dalawang activities lang naman tayo halos per module. Tapos, yan. Babakasyon na. Are you looking forward sa bakasyon? Oh, sige, kaya yan. Habol lang sa mga activities. Tapos, make sure you hydrate, you take vitamin C, take a lot of water, nutritious food, para hindi magkasakit kahit na medyo napupuyat, ha? I hope others can attend. Sayang naman. Doing okay pa din po, kahit minsan hindi. Natawa naman ako dyan. Kasi parang expression dito sa bahay, pag nagkakatanwa, sabi na, okay ka lang? Sabi na, okay naman, kahit hindi okay. Super struggle po sa net, kasi medyo may problema po sa cell site dito sa location natin. Saan ka ba, ano, Ana Joy? Saan ang location ninyo? Kami, kahit kami, actually, yung aming PLDT connection, minsan naglolo ko rin, as in, nabagal, nawawala. Sige lang, tsaga-tsaga lang. Sana kaya ang iba. Sa El Nido ka? Data lang sa phone. Oo nga. Mabuti yung YouTube. Minsan medyo mas magaan pa sa ano eh, sa data. Parang mas mahirap pa nga yung Google Meet o kaya Zoom eh, meeting. So, buti nga kayo, kahit nahirap, kahit na data lang, you really do everything para maka-attend kayo sa mga lectures natin and you respond sa mga messages natin sa GC. Yung iba, nakakalungkot kasi ano, parang hindi sila active, no? May burnout system ba sa second semester? Parang yung mga kasamahan natin, yung mga classmates ninyo, parang medyo hindi sila active, ano? Parang dinideadman nila yung mga messages minsan. Ayan, sige lang. At least nga, oo, kasi YouTube. Kasi minsan, pag halimbawa, medyo mahina yung internet nyo. Pagkatapos, meron kayong mga na-miss at gustong balikan, pwede nyo mabalikan kasi you still have the link. Basta may link. Itong lecture natin, naka-public naman ito siya, pero nililipat ko siya usually to unlisted para kung sino lang yung may access, sila lang yung ano nakakapunta doon. So para lang talaga sa inyo. Yan. So it's now 4:10. So let's start 12 our lecture. Okay, so our topic, and this is
Our last module is aquatic ecosystems. So let's start with freshwater ecosystems. So you know what are the freshwater ecosystems. And in freshwater ecosystems class, the temperature, sunlight, oxygen, and nutrients are factors that determine where organisms live. So that depends kung ano yung kanilang requirement. So for example, kung photosynthetic sila, they must be in the area where they can get enough sunlight. If they require warm temperature, so ganun din, ano, pwedeng nasa surface sila, o kaya if they require naman lesser sunlight, lesser oxygen, more nutrients, so minsan they go to the bottom. So that depends on what organism. Sa mga microorganism, ganun din sila eh, di ba? They require temperature, now different temperature, so mayroong mga gusto ng cold temperature, yung iba naman, they like the room temperature, yung iba naman, they want very, very hot temperature. So, but common ito na requirement to almost all organisms, including plants and animals. So fishes, the mammals in the ocean, in the water, etc. No. The main factor here actually is salinity. So anong pinagkaiba ng freshwater ecosystem sa marine ecosystem? The level of salinity. Of course, in freshwater, kaya nga siya tinawag na freshwater because salinity is a lot lower than the marine. So salinity is the amount of dissolved salts the water contains. Kaya from fresh water to brackish water to marine water, the salinity is increasing. So fresh water, you can start to 0 parts per thousand. Towards the brackish, around the 20 parts per thousand. To the marine or the ocean, which is 30 to 35. Except for the extreme cases where like the Red Sea or the Dead Sea, na sobrang taas, umabot ng mga 300 parts per thousand ang salinity. So for some organisms, too high salinity may limit their growth. Pwedeng hindi na sila magbuhay pag sobrang mataas ang salinity. And the characteristics of aquatic ecosystems can be either planktonic sila. These are the organisms that cannot swim, but they drift. They float. No, yung parang pinaka-idea ng tinatawag na plankton, planktonic. No? So, for example, the phytoplankton are drifting plants that provide most food. In our previous topic, in primary productivity, we learned that in different bodies of water, the phytoplankton serve as the primary producers. So sila yung pinakamarami, sila yung nagpo-provide ng energy source for most of the aquatic organisms. And then, also the zooplankton, they are also the drifting animals. So, like what you can see in our pictures, these are the different planktons that are found in aquatic ecosystems. So, the aquatic organisms can either be nekton or benthos. Ano ibig sabihin? Nekton are free swimming organisms like fish, turtles, and whales. And they move from one habitat to another. No, they can actually do that. They can move from seagrass beds to coral reef, etc. No, merong ganun. So free swimming sila.
The bentos naman are the bottom-dwelling organisms such as the mussels, the worms, and the barnacles, no? Tawag natin doon ay benthic organisms or the bentos. And one of the examples of freshwater ecosystem is actually the lake. Are you familiar with the lake? In Palawan, we have several lakes. We have the Lake Mangwaw. We have the Lake Cabo. Ano na nga yung pangalan ng lake sa Quezon? Kabunsain? Oh, kasi parang ganun na ito. No, we have freshwater and marine water lake in the Philippines and in Palawan. Okay, so meron akong ano, meron akong short na pa-quiz. Sino makakasagot kaya? What is the biggest freshwater lake in the Philippines? Sige nga. Walang ano ah, walang magsi-search sa internet. Hula, sige. What is the biggest freshwater lake in the Philippines? Sige nga, plus 5 points ang mauunang makasagot. Let me see if you know what is the biggest freshwater lake in the Philippines. Antayin natin na. Antayin ko yan. So while waiting for your answer, I'll continue. So lakes do have different zonation. No, they have different zones. So there is the littoral zone, which is near the shore, and aquatic life is diverse and abundant. Why? Bakit diverse ang aquatic life doon sa littoral zone, sa lake? Bakit? Kasi diba, it's near the shore. It has lots of organic compounds or a source of food. It has abundant sunlight kasi mababaw lang yung water. And usually there is a continuous mixing. Parang mabilis ang turnover ng nutrients. We have one answer, Laguna Lake. Hindi Laguna Lake. Sige, answer pa kayo. The biggest freshwater lake in the Philippines. Why? Just a minute, class. I got offline. Why? Bakit ako na offline? Just wait a minute, okay? I'll just figure this out. Oop. May internet naman ako. Hindi naman nawala ang internet ko. So, bakit ako nawala? Can you still hear me, class? Narinig niyo pa rin ba ako? Medyo nawala yung aking connection dito sa kung saan ako nag-chat-chat sa inyo. Can you hear me? And okay, that's correct, Jerry Ann. It's Lake Lanao.
Okay, Lake Lanao is the biggest freshwater lake. You are both correct, no? Si Jerry Ann at saka si Maureen. Now, they answered Lake Lanao, the biggest freshwater lake in the Philippines. So, I'll show you later. Can someone please tell me if you can hear me okay? Naririnig niyo pa ba ako ng maayos? No, kasi sabi niya natutol daw ako eh, nag-offline daw ang aking system dito sa kabila. Waiting bago ako mag-proceed dito sa ano, sa pagtuloy-tuloy ng lecture. Can someone please tell me kung naririnig niyo ba ako? Naririnig. Great. So, that's okay. Now, next zone is the littoral zone. This is where most plants are found, like the reeds and the cattail, or yung mga, basta sa lake, no, itong nakikita nyo dito sa photos, nakikita nyo dito sa littoral zones, ito yung may mga emerge na may plants, may floating plants, merong mga submerged na plants. So, plants ito sila, they can still get sunlight for them to photosynthesize. Sa littoral zone natin yan. Ang benthic zone naman, benthic zone or tinatawag na dito banda sa limnetic, euphotic, yan. So, ito yung bottom of the pond or lake which is inhabited by decomposers, the insect larvae, and clams. And syempre kasama na doon yung iba mga isda at iba pa. Kaso kasi syempre pag isda, usually 'di ba, hindi naman sila nagpipermi in one location, they can move. Ano bang tawag natin sa kanila? They are nekton. So they can move from one place to another because they are free swimming. But the parang permanent resident of the benthic zones are the decomposers, microorganisms kasama na doon, including some arthropods, some gastropods and bivalves, insect larvae, etc. So yeah. And then, in lake, how nutrients are affecting the quality of the lake? Okay. Now, one is the word eutrophication. You are very familiar with this, no? This is usually a topic when it comes to red tide problems, pollution problems. You will hear eutrophication. This is an increase in the amount of nutrients in an aquatic ecosystem. So this is not only true among lakes, but it is true with other bodies of water such as rivers, the oceans, only that sometimes because lakes, parang hindi ganun kabilis ang movement ng water in the lake, eutrophication really affects the lake very much. It leads to algal blooms, reduced amount of oxygen, dying of organisms. So sometimes, di ba may nakikita kayo in the news that there is massive fish kills in certain lakes, no? And then other aquatic organisms suffocate and die. It also leads sometimes to overgrowth of water hyacinth. So instead of becoming shelter to some of the aquatic organisms, they become competitors. They kind of suffocate other organisms that may result into dying. And eutrophication is accelerated by runoff. Runoff from terrestrial ecosystem. Galing sa taas, pagkaumulan, yan, no? Nadadala, naaanod ng flow ng water to the lake and to other bodies of water. So yun, makikita nyo dito sa picture natin, kung ito yung lake mo dito sa ating terrestrial area, there is, for example, a factory with fuel emission, there is a farm with the waste matter from animals, waste matter from using pesticide,
insecticide, fertilizer, etc. When it rains, these go via leaching runoff to the bodies of water. So nagkakaroon ng eutrophication. Okay. Meron akong picture dito. Can you guess where is this picture? What lake is this? Ayan, anong lake yan? Dito ako class, nag-aral ng undergraduate. I took Bachelor of Science in Zoology. Ito, yung golf course na nakikita nyo na to, dito kami naglalaro, dito kami nag ayang mga picnic-picnic. Tapos pag meron kami mga group work, assigned group work, kunyari meron kami sa humanities, literature, meron kami mga variety shows. No, it's not Taal Lake. Kung may mga variety show kami, dito kami nagpa-practice. No, this is very, very big golf course that is overlooking into the lake. And the mountain range na nakikita ninyo, itong sa harapan na to, ang tawag dito ay Sleeping Lady. No, not Taal. No, Sleeping Lady, itong nasa likod, oh, tingnan ninyo, ito yung tuhod, dito yung mukha, ito yung kamay. So, ito yung paa dito sa dulo. So basically, this is a joke, no? Ito yung sabi namin dati, ito yung pinakamataas na bundok na nakita namin. Bakit kaya mataas? Kasi ang taas na nga niya, eh nakahiga pa. Paano na lang pag bumangon si Sleeping Lady at tumayo, ode, tatalunin ang Mount Everest. Tawa naman kayo dyan. Oh, grabe ng effort ni Mamang Joe. Ayan, anong lake ito? Ito na yung sagot nyo kanina, Jerry Ann at saka ni Maureen. This is Lake Lanao. This is in Marawi City. This is the golf course of the Mindanao State University that is overlooking into Lake Lanao. Kami, we have conducted several studies in Lake Lanao para matulungan ang pag-maintain ng quality ng water nitong Lake Lanao. Eh, malayo yung mga kalimbas. Sa Mindanao, Mindanao ito, no? Marawi City. You remember the siege in Marawi City? Yung nabomba sila, nagkaroon ng gera between a militant group and the government. Yan. This is Marawi City. Itong nasa foot ng mountain, ito dito yung Marawi City. Tapos dito, ito kapila ng lake na to, dito yung Mindanao State University. As I mentioned, ito na nga yung golf course ng MSU. As in, super ganda talaga. And so refreshing kapag ka nandyan. And the climate of Mindanao State University is just like Baguio City. Similar to that, no? A little warmer lang. Siguro ng onti. Pero malamig talaga. Araw-araw ako naka-jacket. Tapos ang sarap sa pakiramdam. Tapos minsan, kami ng mga estudyante, kahit hindi maglaban ng isang linggo, pwede. Pabalik-balik lang yung suot. Kasi hindi ka masyadong papawisan. Yes. Okay. O sino yung nagsagot ng ano, ng MSU na don't know? Oy, hello sa iyo. Anong pangalan mo? Kung estudyante kita, please type your name para may plus points. And yes, Lake Lanao. Very good experience. So let's go into freshwater wetlands. One of the aquatic ecosystems, itong ating wetland. So these are the areas of land that are covered with fresh water for at least part of the year. It may not be the whole year round. It may not be a permanent, but wetlands are acting as filters when they absorb and remove pollutants. They are also serving sometimes as ecotone, parang transition siya between suburban and yung ecological areas natin. No? So they somehow
maintains connectivity between ecosystems. So, wetlands control flooding by absorbing extra water when rivers overflow. So, yan yung ginagawa nila. Kaya, for a certain period of time in a year, merong water. But during drought, during long summer season, nawawala na yung water kasi hindi naman siya talagang body ng water, only that it absorbs extra water to control flooding. They provide homes for many species and trap carbon. So, very good carbon sink din siya. And a lot of animals include in other countries, in other places, in wetlands, a lot of migratory birds can sometimes really thrive. Yeah, no? So wetlands. And then another is the marsh or the marshes. The marsh is a place that is found on low flat lands that have little water movement, just like what you can see in the photo. So marshland or marsh area. They attract migratory birds. Why? Because this area is very rich. A lot of shallow, yung mga fishes na nakikita na in shallow water. Tapos, a lot of grass growing. And then, syempre, pag may grasses, mayroong mga insects, and a lot of food. So, salinity varies depending on its location. If it is near some areas that's marine, the salinity is a little higher, but when it is near river system, then zero salinity siya, or purely fresh water siya. That is possible. Okay? And then in this area, organisms adapt to the range of salinity. Organisms adapt to a range of abiotic factors. The temperature, the amount of water, and then the amount of food, and some of the limiting factors. So, sa mga marshes class, isa ito sa mga lugar na gustong-gusto ng mga crocodiles, no? Like, for example, you remember the crocodile Lolong? Lolong, tama ba yun? One of the biggest crocodile na nakita sa Philippines. Si Lolong man ata ang name. Nakita yun siya, nahuli sa marsh, no? Sa marsh somewhere in Butuan, ano, somewhere in Surigao, basta in Mindanao. Yeah. So marsh, maraming ano yan, crocodiles. Another are the swamps. So swamps occur also on flat but poorly drained land, often near streams. Dito rin sa swamps, marami din ang reptiles, kagaya ng alligators, the crocodiles. Marami din dito ang amphibians, different species of frogs, and different mangrove trees are also found in saltwater swamps. Some of our known mga freshwater na fish, like dito sa Philippines, ano-ano nga ba, pwedeng merong catfish, yung snakehead fish, ano pa yan, yung iba, pati yung tinatawag nilang climbing perch. Yan, yung mga maraming ganun, no, sa mga ganitong areas. So kami dati, parang naghahanap kami ng mga swampy na area, tapos dala kami ng pang, ano, no, yung pamingwit. Tapos pamingwit ay ang saya-saya kung nakakahuli ka ng mga malalaking isda. Sometimes may mga tilapia. Siguro yung mga naanod from fish pond na pupunta sa mga ganitong areas, no, swamps. And then, how are humans affecting the wetlands, no, like this? So many wetlands were drained and filled in for development. So, minsan nagtataka yung mga tao,
Bakit bahain sa mga areas, no? May mga areas na bahain, maraming binabaha. Tapos sabi nga, bakit dati hindi naman to binabaha dito? Bakit ngayon bahain na? Kasi ang dami nga wetlands na dapat nag-absorb ng flooding, hindi na niya ma-absorb. Bakit? Kasi tinambakan na. Tapos ginawa ng building, ginawa ng basa area, construction area. So, kagaya nung nakikita niyo dyan, so meron mga examples, pero supposedly, wetlands are protected kasi nga they really prevent a lot of disasters. Kaya in other places here in the Philippines, excuse me, aray ko, nakaalanghap ng, sorry, nakaalanghap ang alikabok. Excuse me, that feels so good. Pinaprotektahan ang wetlands kasi nga, di ba, they absorb extra flooding water para hindi magkaroon ng mga flooding sa area. So, usually nga, like ko sinasabi, dapat for certain areas, for example, in Puerto Princesa City, dapat hindi yung parang mushrooms na nagsusulputan yung mga buildings. Dapat from the very beginning, meron na kaagad blueprinting, parang plan na talaga ng buong city. Tapos, i-identify lang kung saan yung mga areas na pwedeng lagyan ng mga buildings. Tapos, may mga area na dapat i-reserve talaga siya as buffer zones. O parang mga nag-absorb sila ng mga extra water para ma-prevent yung flooding. Okay? Nandyan pa ba kayo, class? Magparamdam kayo sa ating chat if you are still there. You can start posting questions, ha, kung may mga questions kayo. Okay, next are the rivers. Sino na sa inyo ang nakaligo ng river? Hindi river ng basura, but river talaga na river. O kaya, nakatira kayo sa farm na malapit sa river. Ako, I grow up in a farm na few meters away lang dagat na. Tapos nung mga bata kami, pagising sa umaga, pag pupunta ng school, nakapikit pa yung mata, naglalakad na lang, napapunta sa ilog, tapos dive doon diretso, ligo, para magising. Tapos maglalakad kami ng mga 3 kilometro bago makarating sa school. Diba? Ang saya-saya. But, it's not really a hindrance para hindi ano makatapos ng pag-aaral. So yan, so rivers, ang tawag sa beginning kung saan nakikita yung pinaka source ng water ay headwater. No, headwater yan siya. And this is usually cold and full of oxygen, and it flows downward. It becomes warmer, wider, slower, more vegetation, and less oxygen. Yan, no? Pag nasa ibaba na siya. And factors that impact a river are pollution and dams. Kapag ginamit siya na dams. So, pollution, kasama na dyan, class, yung unmanaged waste, solid waste. Nakikita nyo dyan sa picture natin, no, including yung mga plastic waste natin na nakaka-affect siya ng river and the different organisms found in our rivers. So, may mga cases kasi na nilalagyan ng dams, tapos ginagawang source ng electricity, just like the biggest dam in, no, the biggest electric company, one of the biggest electric companies in Mindanao, it's called, ano na nga sila? La Soreco? Lanao Sur Electric Cooperative, something. They get a supply of electricity through the Agus River that is coming from the Lake Lanao. So, ang laki ng river system. At meron din pala, base sa Mindanao, yung Maria Cristina Falls, famous na falls dito sa atin sa Philippines, is also a source of electricity. Tapos minsan, pag hindi siya na ma-manage ng maayos, talagang it destroys bodies of water. Yes. Okay. Yan. It's good to say you're still there. And hello to Karish. It's okay. You're late. You can just go back sa mga na-miss mo.
And so that's all for the freshwater ecosystems. Now let's go to marine ecosystems. So you're familiar with marine ecosystems naman. So first, ano masyadong malamig, Maureen? Diyan sa inyo, malamig? O mag-jacket lang. Ayan. The first marine ecosystems are the estuaries, yung ating mga estuarine. So, this is an area in which fresh water from a river mixes with the salt water from the ocean. So, ito yung nagmi-mix yung river, fresh water, at saka salt water mo sa ocean. Napaka-importante ng estuaries kasi some of our organisms can only lay eggs in estuarine. So, ibig sabihin, pwedeng galing siya sa fresh water or sa salt water, tapos magmamigrate siya sa ating estuary para mag-spawn. So, mga migratory fish natin, ang tawag natin doon is yung ating mga nakalimutan ko ang tawag. Kasi, maalala ko din yun mamaya. Bilang natin. Ano na nga, my organisms that move before they can spawn. Bakit parang na-steal siya sa aking mind? May nagnakaw. And it forms a nutrient trap, making estuaries very productive. So usually na dyan sa mga estuarine mangrove areas, so very very productive ang ecosystem niyan. Plants and animals must be able to adapt to changing salinity and water levels. So usually pag nasa estuary, ang tawag natin sa mga organisms dyan ay urehaline. Parang ang range ng kanilang salinity tolerance ay broad, wide. Pwedeng very low salinity, pwedeng very high salinity, tapos okay lang sa kanila. No, dapat merong ganun. So ko pa rin maisip. Mamaya, if someone can help me, would you put the organisms that move either from salt water to fresh water to spawn? Okay, naalala ko na. The anadromous and the catadromous fish or organisms. Yan, catadromous and anadromous. Ay, naku. So, what are the threats to our estuaries? So, solid waste, landfills, aruy, lalo na pag may mga landfill, no, yung leaching goes to the estuary and used for building sites. Sometimes, tinatanggal din siya, tinatambakan, nire-reclaim, ginagawa siyang building area. Kasi lalo na, sabihin kasi ng mga areas na to malapit na to sa dagat. No? So, pag malapit na siya sa dagat, pwede mag-develop ng mga resorts, ng fish pa ng mga fish ponds, etc. So naku-convert itong estuarine area into something else. And then the sewage, industrial waste and agricultural runoff. So yan yung mga threats natin sa ating estuarine area, estuaries. Kasama na dito yung ating mangrove area. So salt marshes versus mangrove swamps. Ang salt marshes are where rivers deposit their load of mineral-rich mud. So, ang nakatira dito are the clams, fish, birds, and this can also be nursery for shrimp, crabs, and fish. So, dyan sila nagsuspawn. And they also absorb pollutants, yung mga wastes from terrestrial areas ay naaabsorb nitong marshes. And then, mangrove swamps naman, mangroves have above ground root system found in tropical and subtropical zones and they protect coastline from erosion. Pero hindi lang yan, mangrove swamps and mangrove areas also provide a buffer zone
especially for saltwater intrusion, for typhoons, for tsunami, and a lot of protections, including provision of aesthetic value and habitat for other organisms. And ito, isa sa mga colorful na ecosystems, yung ating coral reef. Diba, napakaganda? A lot of tourists would just come, pay a lot of money in the airfare, hotel, and the travel fees whatsoever just to see coral reefs with lots of fish and yan, no? Ang ganda naman kasi talaga. Nakaka-refresh pag nakita mo siya. So, but a lot of coral reefs are now threatened by so many things like global warming, climate change. So, nagkakaroon ng mga coral bleaching. Tapos, syempre, yung mga illegal poaching, illegal way or kind of fishing. And then, kasama na doon class yung mga malalaking vessels na pumupunta sa mga coral areas kahit na sobrang laki nila. So, nadadaanan sila, nasisira, napuputol, at nasisira yung buong ecosystem. So, coral reefs are limestone ridges built by tiny coral animals called coral polyps. They are highly diverse ecosystems but very fragile. So, fish, snails, clams, sponges, many microorganisms, mammals, no? At iba pa, pwede mag-thrive or mag-find ng shelter in coral reefs. So, pag may coral reef, madaming isda. Kaya maraming mga coral reef, maraming fishing ground na pinag-aagawan. Kasama na yung mga malapit sa teritoryo ng Palawan para yung ating ano, yung very controversial na Chinese vessels and Chinese force seeing around, hovering sa mga areas natin. Kaya so scary. Kasi a lot of things are really in going on, minsan hindi lang nasasabi, pero talagang a lot of threats in our coral reef. Pero pag tayo, yung mga mangingisda natin, makarating lang sa coral reef ng iba, huli agad. So, threats are climate change because coral reefs cannot get too cold or too hot. Mamamatay sila. That will lead to coral bleaching. And then, mga oil spills, no, with so many motorized boats now, and then overfishing also leading to more coral reef destruction. Pag wala yung coral reef, nababawasan din yung number ng fish catch kasi syempre wala na, halos maitlogan yung ating mga fish, wala nang mabahayan yung ibang mga organism. Kaya we usually do a lot of efforts, a lot of studies, and a lot of projects to rehabilitate coral reefs. And what about our oceans? Okay, let's go to our oceans. A few more slides and we're done, no? Okay, so oceans can range from the shallow and the coastal water. Nandyan yung ating intertidal zone. And then, nandito yung pinaka maraming, ano daw, most ocean life is found. Kasi syempre, nandiyan yung mga karamihan sa mga plankton, nagpo-produce ng oxygen, nagpo-produce ng food. And then, that goes to nearitic zone. Or pwede nang going to the open ocean. It is one of the least productive ecosystems because it lacks sunlight. Especially kapag ka napunta na sa oceanic floor, oceanic zone. Kasi below that is the benthic zone. Consists of dead organisms, decomposers, and filter feeders. Wala na halos primary productivity occurring in this
areas. So what are the threats to our oceans? Pollution, runoff, overfishing, mga trawl nets, and pinaka-controversial and so many studies are doing and are being done in this area is yung plastic pollution. Unfortunately, class, in the survey, Philippines is one of the top three plastic polluting countries in Asia. Ouch. No, tayo pa naman din ng isa sa may mga pinakamagandang ocean na dinadayo talaga ng mga tourists. Tapos makikita nila yung ating bodies of water puno na rin ng plastic. Pag nag-dive ka, puno na rin ng maraming mga bagay-bagay basta. Diba? Kaya ano talaga, as a future aquatic biologist, we have our task and responsibility to really do information campaign at tayo rin mismo mag-start ng disciplining ourselves para hindi tayo mag-add into pollution. So kaya ako, pag namamalengke ako, may dala akong bayong, may dala akong screen bags para pag pagtimbang ng mga sibuyas, bawang kamatis na ganyan, hindi na nila kailangan ako bigyan ng spray, plastic. Tapos minsan kapag tumalapit lang dyan sa talipapa, nagdadala ko planggana na kaagad. Pagbili, sige, pakikaliskisan, pakialinis. Tapos diretso ko na sa planggana, hindi pagdating ko sa bahay, hugas na lang. Wala nang plastic-plastic. Tapos, no to single use plastic din para less pollution, no, yung mga baon kayo ng mga sarili nyong bottle, water bottles, ayan, no, para we can help with the conservation of our natural resources, especially to our oceans. So, what about, sabi pa naman ni Maureen kayo na masyadong malamig. Okay, masyadong malamig, especially in Arctic and Antarctic ecosystems. So, very cold. Sa Arctic, so we have the North Pole, most food comes from the ocean, plankton, fish, birds, whales, and seals. When I was doing my PhD, I was already graduating. Tapos, nag-present ako ng paper sa UK, sa Manchester Metropolitan, sa Britain. Tapos, may mga nakakwentuhan ako doon, yung ganyan. Tapos, sabi sa akin, uy, Joe, baka gusto mong sumama, punta tayo na North Pole para maghanap ng mga novel microorganisms. Parang na-excite ako bigla. Novel microorganisms. Wow, diba? Kaya lang, North Pole. Alam niyo ba ang first winter ko sa Japan? Yung nag-aaral ako, yung mga kamay ko, nagbalat-balat. Yung skin ko dito ay nag-crack-crack na. Ganon. Tapos iniisip ko ang North Pole. Kakayanin ko kaya. Pero, feeling ko naman kaya. Kaso, when I asked permission from my sensei, syempre yung supervisor ko sa Japan, hindi niya ako pinayagan. Kasi, that's too risky. And at the same time, baka nga hindi na daw ako bumalik. Baka masulot ako ng ibang supervisor at magstay na lang ako sa Europe o kaya sa UK. So, hindi ako nakasama. But that would be so exciting, di ba? Kikita mo yung mga polar bears, walrus, yung mga fish, yung magbubutas ka sa ice, ganyan, magbubutas ka sa ice, tapos doon ka mamimingwit. So, di ba parang ang saya-saya. So, that could have been a very good expedition or yung experience, kaya lang, hindi naman natuloy. But that could be very dangerous as well. And Antarctic. So, only continent not colonized, the South Pole. Plankton is base of food web. There are also fish, whales, and penguins. So, napaka-extreme na mga environments. And a lot of things are not studied kasi sobrang layo, di ba? A lot of budget siguro kailangan mo, baka kailangan mo ng
means of transportation talaga to go there, o de ang sobrang ano, sobrang mahal na pwede maging expenses. Tapos risky pa, pati at bigla nagkaroon ng snowstorm, yung mga snowcaps na melting, slides, etc. So parang pag nakikita mo yan sa movie, parang nakaka-excite siya pero nakakatakot din. So these are all our main aquatic ecosystems. So it's almost time. I promise kasi 1 hour lang. I'd like to open for the floor for any question. So thank you very much for listening. Any question, class? Anything that you would like to ask? So I just for information, no, kanina nabanggit natin that Lake Lanao is the biggest freshwater lake in the Philippines. But merong mga nagsagot ng Laguna. Laguna class is the number one, the biggest lake in the Philippines. But Laguna Dibay o Laguna Lake is marine water. Hindi siya fresh water. So pag tinanong kung ano yung biggest lake, that is Laguna. Yun, Laguna Dibay o Laguna Lake. Pero kung tatanungin ano ang pinakamalaking fresh water lang na lake, that would be Lake Lanao. But Lake Lanao is still the second biggest lake in the whole Philippines next to Laguna. Question. Nandyan pa ba kayo? Before you go, ma'am, okay, Jerry, from Jerry Ann, ma'am, ano po yung tawag sa mga estuary organism? Ay, wala naman akong alam na tawag sa estuary organism. Alam mo, pangalan lang talaga. Parang wala. Wala akong maisip. Wala. Parang walang ganun. Ewan ko lang kung may mga term na ganun ha, but not that I know. Hindi ko alam. So, pwede naman silang tawagin na estuary organism lang. Pero hindi ko alam. But we can try and search in the internet. What do you call? Wala. Walang lumalabas. Any other question, class? Sorry, Jerry Ann, but even if you search in the internet, wala kung makita na pangalan ng estuary organism. Yes. Okay. Super Aaron. Okay. Do you have any question, class? Before you leave, please don't forget to type your name so that I will know that you are there even at the end of our lecture, that you did not DM. Don't forget to type your name again. Or kahit hindi kayo mag-type ng name kasi nakikita naman yung mga pangalan nyo, just say something. Or a question, much better. Okay, here pa. Okay. Thank you din.
I don't know. Na, don't know. Hindi kita estudyante. Ay, then Cyril, ikaw pala yan. Naku, bakit kanina may iba kang ginamit na ano? Okay. Ma'am, about po sa activities, until when ka po tatanggap, ma'am? Ay, the end of the semester is 27, diba? I-check ko kung hanggang kailan ang aming end ng, parang last day ng submission ng grade. But after 27, I can give another week. Do you need extra time? Ah, okay, nakilagin. So, kailangan nyo ba ng extra time? Extra update? Wala akong... Teka lang ha, I'll check the calendar. Ngayon, basta 27 sa Sunday. So, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4. Pwede pa class hanggang mga July 4? Kaya? Kaya pa ba? 2 weeks from now, kaya na? Extra time? Sige. No problem sa extra time. Ganong time ang kailangan ninyo? Gaano kaya habang time pa ano, Jerry Ann? 2 weeks? Enough na? Hindi, ganito na lang. Flexi naman ako, class. Ganito. I'll give you another 2 weeks. Pero just in case magka-problema kayo, please don't hesitate to message me. Alam nyo naman yan na nagre-reply talaga ako sa mga messages nyo. Di ba pag nagme-message kayo sa akin? Ay, nagre-reply ako. Minsan mahuli lang pag hindi ako nakakalagin kasi itong Facebook na ginagamit ko para pang-chat sa inyo dito sa ating GC ay talagang pang-klase ko lang. Iba kasi yung Facebook ko na ginagamit pang social media. So, pag hindi ano, nakalagin July. O, kaya na po yung July 4. Oh, sige. Good. Ayan, so you can have 2 weeks more para mag-submit ng inyong mga ano. Pero ito pa pala, before you go, when do you want us to have the exam for module 3? Kailan? It's okay, dance real. Kasi alam ko naman ngayon yung mga estudyante talaga. Kung kami nga ng mga teachers, nag-struggle din kami sa situation. Alam ko kayo, nag-struggle din. So, bigayan lang. Kaya lang kasi syempre, minsan, kailangan din namin maghigpit. Kasi yung iba kasi talaga, makita mo naman, nagpa-banjing-banjing lang sila. De, antay ka ng antay naman kung kailan sila magpo-comply. Syempre, maubusan din kami ng time until submission ng grade. So, wala kaming choice kundi magbigay ng IT. Pero, message lang kayo, ha? Kailan na? Kailan nyo gustong mag-exam? Para ma-post po kayo. Total, kayo naman na nag-attend ng klase. Kayo na rin ang mag-decide para i-post na lang natin sa iba for information na lang sila. Pag hindi, kailan nyo gustong mag-exam? I need a date. So, dapat ano yun, na dapat before July 4 or dapat nga sana end ng semester natin kasi 27. So, kayo na rin ang mag-decide. Flexi naman ako. Pwede pa ako mag-extend lampas ng 27 kung kinakailangan. So, give me a date.
Sino bang spokesperson nyo? Jerry Ann, anong day? Nawala na yung iba. Parang si, ano, iba nakatype ng mga pangalan nila. Nawala na. Si Charmy, parang nawala. Charmy, nandiyan ka pa ba? Nawala ka na. Si Sophia, nawala na din. Ah, hindi pala. Nag-type pa pala ulit si Sophia. Parish. Sunday, June 27? Sunday? Huwag naman Sunday. Para yung iba, ano, gawin nyo ring rest day paminsan-minsan kasi all of us are human beings. Ako naman, pwede naman ako mag-post ng exam anytime. Hindi ko kailangan bantayan. Pero, kayo, what about Monday na lang, June 28? Sunday naman kasi iyan. Mag-Sunday break din kayo. O kaya ano, baka pahinga din ang ano. Monday na lang, diba? Next week, Monday. Sige. So, June 28. Ang coverage ng exam natin, module 3 lang, para hindi kayo mahirapan. Hindi na ako magpa-exam sa ano, module 2. Module 3 na lang. Tapos, 28 na. Okay, 28 ha. I-post ko mamaya sa GC natin ng exam natin. 28 Monday next week. Pero ano, baka sabihin nyo na naman, ala si ma'am nag-extend na ng sem. Sabi ng end ng semester 27. Tapos magpapa-exam 28. I-post ko yung exam ng mas maaga. Para anytime pwede na kayong mag-take ng exam. Once lang naman pwede mag-take. At para hindi nyo naman masabi na nagpalampas-lampas ng ano. Oh, nandiyan pa pala si Charm kasi tumahimik kanina. Ayan, ano na. Okay. So, that's all, class. Thank you very much for being here. I really appreciate. Pero, alam nyo, napansin ko, kayo-kayo rin. Kayo-kayo din ang nag-attend ng nakaraan. Kayo na naman ngayon. So, kayo-kayo na rin lang ang magkakaroon ng kompletong grade, no? Ngayong semester. Hindi ko alam kung saan ko kukunin ang grade ng iba. Hindi nagsasubmit ng kanilang mga, ano, module at iba pa. But anyway, I would like to wish you, ano nga tawag dito? Kung si Japanese pa, gambate kudasai. Ha? Gambarimas. Do your best. Kaya nyo yan, class. Konting-konting kimbot na lang matatapos na yung semester. Don't give up. Tapos pag kailangan nyo ng tulong, don't hesitate to tell us. Ha? Sige. So our exam will be Monday, June 28. Pero if and only if makapost ako na maaga, you can take the exam anytime, ha? Siguro baka mga Friday. Sana makagawa na ako ng exam by Friday. Thank you so much! Ayun na, alam naman, marami namang teacher Jerry Ann ang nagli-listen din talaga. Kaya lang sila din busy. Alam mo na, pagpasensyahan nyo na lang minsan kapag hindi sila nakaka-reply kasi talagang lahat naman tayo struggling at this time of the pandemic, lalo na itong mga technology, kung ano-ano pa. Kaya lang ako, I'm just ano, trying hard para lang kahit paano maka-impart ako. Matapos ang semester na kahit konti man lang meron kayo natutunan. So that's all. Thank you very much. Good day, everyone. Have a good afternoon. And I will post na lang sa GC later. Bye-bye! Bye, everyone. Thank you din. Thank you. Tapos ano, class? Tama-tama, malapit na ang end ng semester, may bakasyon kami. Medyo matututukan ko na yung magdagdag pa ng mga supplementary lectures para sa ibang estudyante o sa mga susunod na semester. So, promote nyo naman! Pa-subscribe naman dyan sa ano, channel. Thank you!
Bye-bye. Thank you. God bless you, everyone. Babay na class. Pwede nang umalis. Dito lang muna ako hanggang sa baka may mga gusto pang mag ano, comment, magtanong. Thank you. Bye-bye. Keep safe, everyone. Thank you.